Me bileyim, kameradan bir. Wala ba iba? Bilang mo ko juice. Isang juice sa akin. Bili kayo ng sa inyo. Wow, ang dumi. Super dumi. So, yan. Oh. Super dumi ng ating i-re-repairs. Nabuksan na siguro to. Ha? Huh? Mukhang walang linis-linis itong nire-repair natin na to. Pero it's okay. We try. We try to fix this GPU. So tingin nyo may pag-asa pa ba o sira na yung chip? Mukhang ano kasi wala. Itsura. Mukhang ano pinabayaan na to. Kalawangin na po. Lawangin na siya, oh. Tornilyo. Siguro natambak na to. So, pinadala lang. Wow. Super dumi. XFX. Okay. So inspection sa microscope. Para makita po natin yung problema. Kung anong meron sa kanya. So, yun dumi. Kitain natin ang dumi. Okay. So, let's see. What is the main reason? Yan. So, natambak na po ito. Ano yan? So, dami ng ano. Kailangan na siyang linisin. Yan. So, wala naman siyang shortcut. Ayan, may kulay green na dito. So, 12 volts ito. So, pag sila, ay, yun, sunog. So, ito, malimit yung masunog. Itong kapasitor na to. Ayan, durog na. Ay, di kita. Kita ba? Ayan, o. So, ayan, durog na siya. So, malimit yung masira. Ayan. So, may na-repair na ako niyan. Sira to. At saka, PWM. Yan. Patay tayo dyan. Pag nasira to, malimit ito sa nire-repair ko. Pag nasira tong ano to, capacitor, sira yung PWM. Ito. Patay tayo dyan. Wala ako nitong available. Yan. So, yung BCC. To. Sana hindi nasira yung PWM. Yan. Ito pa. Nirepair ako nito eh. So, yan yung cause. Yan. Sana hindi nasira. Sira yun at saka PWM nasira doon sa nirepair ko. Yung ganitong model, mahilig masira itong. Ay, sunog din tong ano niya. So, yan pa. Sunog din. Yan, no? Oh. Delikado. So, delikado yung chip natin. Itim pati yung mga ano niya, oh. Wala naman siyang ano, oh, nangitim. So, wala naman yung siyang thermal pad. So, baka nasunog na tong ano. So, short circuit. Kasi short circuit, guys. This is 12 volts. Pero hindi naman siya. Pero sira na yan pag ganyan. So, tingnan natin sa kabila. Okay. Wala naman. So, madumi siya, as you can see. So, very dirty. So, yan o. Eh. So, hali ko natambak na nga siya. Kasi remove natin to. Kasi ito ay sira po yan.
Kukuspayan ng sira bagamat hindi siya shorted. So, check na natin kung shorted. Okay, buzzer. Ayan o. So, sa buzzer, hindi siya shorted. Ayan o. Pero hindi siya na nare-read. Ayaw din ma-read. Hindi ko alam bakit. Na-died mode pala tayo. Kaya hindi ma-read. So, sira yan. Tatanggalin natin yan. Magkukuspo kasi ng... Hindi yan magpa-power pag ganyan. Kaya kailangan natin siyang tanggalin. Lilinisin natin to guys. So, nag-spark siya. Ibig sabihin, angat natin to. Yan, tanggal na. Kasi nga, nasunog na yan. So, papalitan natin yan. Para yung protection maganda. So, bagamat gagana yan, ang wala yan. Pero, the best yung pinalitan natin. Okay? Para yung protection niya ay the best. Yung iba kasi hindi nagpapalit ng ganyan. So, kailangan ko lang to siya, guys, linisin. So, check muna natin kung shorted yung ano. Yung BRM natin. So, tester. Para makita ang tester. So, diode mode lang yan, guys. So, dito, check natin yung capacitor. Kung may shorted, sabaligtarin rin natin. So, ang fuse natin ay buo. Dito, shorted ba? So, hindi shorted. Buo. Okay, buo siya. So, buo. Okay. Ang ating BRM. Okay. Not shorted naman siya. Ito. Okay, ground. So, feedback. 0.8. So, okay. Present. 0.7 siya. 1.8 volts. Present. So, ito. Hindi naman shorted siguro ito. 5 volts to 11 volts. Entrance. So, hindi. Okay. So, try natin dito. Baka may mahuli tayong isang... Yung PWM niya baka sira. So... Okay. Okay, wala naman ako makitang sira sa ano. So, kailangan natin siyang linisin. So, lilinisin ko muna siya, guys. So, natanggal na natin yung mga damage. Possible na mayroong effect. So, nag-sparking siya. So, sinaksak siguro nung ano, may-ari. Gumana siguro, tapos nag-spark. So, tanggalin lang, linisin pala natin ito dito. Linisin ko lang siya, guys. Yun dito. Tapos, linisin natin, tapos ito try. Yan, sunog. Nahalit na pala yung ano dito. So, pasensya na kayo. Inaubo ako. So, nahalit yung nandito. Nahalit yung lines.
So, cleaning ko lang ito, guys. Then, update ko kayo later for cleaning, after cleaning. So, bago natin siya i-testing, baka kasi umusok pa. Madumi kasi po siya, guys. Mag-aaran ng short circuit. So, blower ko lang yan, cleaning. Para hindi umaba yung oras natin kasi ang i-re-repair natin ay dalawa. Isang video lang yan. Okay? So ayan, tapos ko na siyang linisin. Testing natin kung anong problem. So, umulan ng init sa electric pan. Init. Testing natin siya kung anong problem. Kung problem is solved or not. Ang gamitin natin ay DBI. PI port. Para matigway itibay. So, let's power on. So, hindi umiinit ang chip. So, no display. So, wala pa rin. So, chip is not heating. Okay. So, not booting. So, check natin. Kita ba? So, voltage tayo. So, walang supply. Ang B-core. So, meron siyang 0.8 volts. So, present yung ano, supply dito. Ayan. So, dito sa VRAM. So, meron siyang 1.5 volts. So, present. Ibig sabihin, 0.9 available din dito. Pero dito sa V-Core, wala siyang supply. So, like I said, yari yung ating PWM. Wala. Wala lang lumiliban sa gates. Ayan. So, ano ito dito? 12 volts yung may nasunog. So, ground. So, ito ay 12 volts din ito eh. So, yun yung problema natin. So, meron naman yung ano natin dito eh. 0.6. May init siya dito sa part na to. So, gamit tayong thermal cam. So, para makapa-point-point natin. Thermal cam. Yan. So, may init siya sa part na to. So, buhay ito eh. Tsaka di sa part na to. So, may init siya. Pero hindi, ang chip is not heating. So, ibig sabihin, pero wala siya ditong voltage. Yan, wala oh. So, wala siyang gates. Hindi nag-on yung gates galing dito. Sa PWM natin. So, yung PWM natin may supply yung ating ano. Pero walang voltage. Yan. So, may init ito. So, ibig sabihin buhay. Tapos, ito yung umiinit. Itong voltage natin dito. Ating voltage regulator. So, tester natin. So, meron tayo dito 0.8, tama, kasi meron eh, 1.8%. So, 5 volts. So, may 5 volts tayo doon. May 3.8. Okay, so problem. Ayan, pero walang supply ang ating. So, may init lang to. So, did yung ating gitnang core. So, yan. Hindi siya umiinit eh. May kunting warm yung chip. Pero
Parang umiinit yung ating BRM. Umiinit yung BRM natin. Tapos umiinit yung B core natin dito. Kasi may supply naman eh, may voltage dito eh. Yan, as you can see, nakikita nyo sa thermal cam yung. Yan, so meron tayong 10. So, may gates na 1.6. So dito lang sa mga to. Ha, meron na? Ah, wala. Yan, so yari yung ating PWM. Yan, so yun lang problema natin. So, power off na natin. So, yung umiinit ay itong B-core controller na to. BRM. Ito B-core, tapos BRM. Feedback. So, hindi ko alam kung matawag dyan. Basta yun ang mga tinatawag ko lang dyan, guys. So, VRAM. Na voltage supply. Ito. For VRAM. Ito yung B-core na controller dito. B-core controller dito sa apat. Kasi 4 phases siya, controlled by on in CP. So wala lang ako nito, yun ang problema natin. So hindi siya nagpa-function, so yun ang possible. Pero wala siyang shorted. So yun lang yung medyo mahirap. Dahil that. So, check natin ito. Kung shorted ang. So, hanapin natin ang kanyang BCC at saka enable. So, yan. So, na. Yan. So, search natin. Sa NCP 810 22. So, kaka-order ko pa lang na ito eh. Data sheet. Wala, nakita natin yung data sheet niya. So, wala. Wait lang guys, hanapin ko yung datasheet. Property by owns. T10, ba't iba yung nalabas? So, hindi ko makita guys yung ano niya, value. So, 81, saan yan? 81, NCP. 81022. Mali pala yung searching kung kaya di nalabas. Yan, so lumabas na. So, mouser. Ano ba ang tama? Ayan. So, this dual output. 3. So, ang labo lang. So, wait lang guys. At malabo yung ano. Hindi mo makita. Ayan. Malabo siya. Okay, so pin 1. May reason kaya ito pumutok eh. Very heated siya dito eh. Yan. Ano ito matunog, babe? So, ang ating
Enable number 2. So BCC natin number 7. So number 2, ito yun, enable. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pakabila. So 7 daw yung enable eh. Ah, BCC. 7 ang BCC. Tapos drive on. So hanapin natin yung low gate. Nasa yung low gate nito. I out. STI. Nasa kaya? Connected ba to sa ano? Alam ko connected to eh. So, ibang design siya. Hindi ko makita yung kanyang out, voltage out, low, wala, hindi ko makita, wala yung BS, ano. Main rail, serial, VCC, difference. Wala siyang low MOSFET. Side-side MOSFET. So, let's wait for a while, guys. I'm looking, ano? I'm looking high-side and low-side MOSFET. So, wala siya. So, not available. volts. So, hindi yun ang controller ng high side tsaka low side MOSFET. Saan ba? Sa likod? Wala naman sa likod. So, ito lang naman siya. Ha? Ano pangalan? Oh, nakuha na kanina. Yata. O borso. So, hindi naman ito kasi may supply. Hindi naman ito. Kasi ito naman isa. May supply. May voltage out para dito yan. Ito lang kasi ang matik eh. Wala para di sa phase na to. 4-phase. Kasi nakalagay dito, 4-phase controller eh. Hanapin ko lang. Read ko lang yung ano. Hindi ko pa siya nag-re-read guys eh. Dual output, 3 to 2 phase controller with single Intel proprietary interface. Desktop, not notebook CPU applications. Dual edge pulse. So, sanapin na lang natin. BCC at saka ano. So, hindi ko makita guys yung ano. Kumpara sa ibang PWM. So, ano siya? Controller. So, 7. So, subukan na lang natin. Makukuha ako. So, voltage tayo. Kailangan may enable. So, let's power on. Okay. So, number 2, enable. So, wala. Did enable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. BCC. So, may 3.2 BCC. Pero wala tayong enable. So, may butas siya. Ano nag-i-enable dito? Yun ang wala. So, hindi ko lang alam yung enable nito para saan. XFX. Wala tayong schematic. Yun ang problem natin.
So, dito siya connected. Maka-enable na ito. Hindi ko alam yung enable guys, hindi ko makita. Problema natin. So magmamapping muna ako guys. So, update ko kayo later. Okay? So kailangan ko magmapping. So, manual mapping. So ando. Hello po. Magandang hapon po. So ito na po yung ating nire-repair ng nung nakatagal na. Nung nakaraan pa. So ito po siya guys. Yung sira yung PWM. Yeah, so ito yung updates natin. So ito siya. Pinalitan ko na siya, PWM nga yung sira. So yan siya. PWM, malaking IC. Yan siya. Yan po yung sira ng PWM. So napalitan ko na siya, dahil running na po siya on stress test. Andun po siya sa kabila. Ayan, so nagloko na naman yung ating camera. Deactivate, inactivate. So yan po siya. Working na po, gumagana na. Ayan. So, XFX po yung na-repair natin. Sinasira yung PWM IC. So, ayan siya. So, may ilaw siya. Hindi lang masyado kita sa camera, malayo. So, running na siya and stress test. So, nagra-run po siya ng 26 minutes. Magkakalating oras na po siya. So, ang temperature po natin ng GPU ay 81 degrees Celsius. Tapos, yung pan HPD is 81%. So, okay pa siya guys. Gumagana pa ng maayos. So, na-repair pa po natin. Ang specs po nito ay this is XFX Pine Group. So, yung sub-vendor natin. XFX ang brand niya. So, RX 470 graphics. So, DDR5 Hynix po yung memory. 4GB to 56-bit. Ayan po siya. Gumagana na po. Pantay na pantay po yung straight line din. Ng temperature niya. Exactly lang po. Exacto. So, yan. Working na po. So, yan po yung ating updates dun sa nirepair natin na dalawang piraso. Yung Gigabyte po, sad to say, talagang dead po yung chip niya. So, sana kung mga PWM lang, dead po kasi lahat eh. Ayaw talaga magbuhay kahit palitan ng PWM. Ayan. So, basta Gigabyte po, sirain po talaga yung chip niya. Yan, ayaw man lang mabuhay kahit isa. Hindi kagaya no, ng mga XFX. XFX, his brand. Pares lang yung XFX saka his brand. Pares lang siya ng board ng PCB design. Yan, at least yung mga yun repairable sa mga AMD na series. Yan, compare doon sa Gigabytes na RX 470, RX 570, RX 580. Yan, series na yan. So, sirain nyo yung Gigabyte na yan. Magandang klase, pero yun nga lang, sirain siya. So, ayan siya, running in good condition na po. So, ayan. Today po is, ano na po ngayon, December 17 po. So, hindi ko matandaan kung kailan ko siya in-order ng pyesa. So, nag-order yata tayo dito ng December 12. Ayan, so, ang tagal bago dumating. December 12 pala tayo umorder ng pyesa. So, dumating sa atin to ay November 28. So, ngayon ay December 17. Ang tagal guys na pinaghintay ng customer. Pero willing to wait naman daw yung ating mga customer. Ayan po. So, yan po ang ating update sa ating video card repair as of today, December 17, 2022. Okay, malapit na po ang holiday. So,
Ayan, muli, papaalam na po ang inyong lingkod. Ayan po. Don't forget to subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. Click nyo rin yung notification bell para updated po kayo sa ating mga in-upload na videos. Marami po tayong uploaded videos na repair ng video card. So, ayan. Maraming naging technician dahil po sa atin. Okay, salamat po sa inyong lahat. So, patuloy po sila nagme-message sa atin. Personally, nagte-thank you dahil dumadami na ang video card technician sa Pilipinas. Okay? So, ayan. Hanggang sa muli. Paalam na po. Bye-bye na po. See you on the next video.